Naging hindi pangkaraniwang mga hayop dulot ng plastik? Ano kaya ang mga naging hitsura nila? Mga igan, let's find out! Ito ang inyong... Likas ang kagandahang taglay ng ating daigdig magmula sa mga luntiang halaman, anyong lupa at tubig. Milyon-milyong iba't ibang species. Matalino at napakabuti ng maylalang kaya't ibinigay sa atin ang halos lahat ng maaring maging pangangailanganin ng tao. Sa kabila ng mga bagay na riyan, ay napakasaklap isipin na ang ilan ay inaabuso ang paggamit ng biyayang ipinagkaloob sa atin. Tulad na lamang ng samutsaring illegal na aktibidad. Nariyan ang illegal fishing sa ating karagatan na maring ikasira ng ating marine nature. Walang habas na pagtutruso na naging sanhi ng baha sa ating komunidad. Ang pagtapon ng sari-saring basura kung saan-saan na isa sa pinakamaligalig na behavior ng tao. Dulot nito ay unti-unting pagkasira ng ating kapaligiran at life cycle ng ating ecosystem. Lalong higit ang plastic na daang taon ang igugol para madikumpos. Mga igan, narito ang lima sa karimarimarim na mga bagay dulot ng plastic sa mga hayop. Number 5. Seagull, bird, and plastic bag. Kalimitang makikita ang ibong ito sa iba't ibang bahagi ng ating karagatan. Kaya sa lugar kung saan sila namamalagi ay dito na rin sila nangunguha ng kanilang pagkain. Sa pag-akalang ang mga nakalutang na basurang plastic sa karagatan ay kung minsan ay mapagkamalanan nila itong maging laman ng kanilang bituka. Subalit sa halip na pampawi sa kanilang mga kumakalam na sikmura ay may panganib na palang nakaamba sa kanilang buhay dulot nitong plastic. Ayon sa pagsisiyasat ng Australian at British scientists, may namataang isang seagull birds na may di pangkaraniwang anyo dahil sa plastic. Anila, 90% ng ibong dagat ay may plastic na laman ang kanilang bituka. Number 4. Sanggol na dolphin. Ang isdang dolphin ay kinagigiliwan ng marami sapagkat may katangiang itong wala sa ibang isda. Isang baby dolphins ang nailigtas ng isang grupo ng mga isda sa bingit ng panganib sa Brazil. Habang sila ay nasa gitna ng karagatan, kanila itong pansamantalang kinuha sa pamamagitan ng pagsagpang ng net at kalaunan ay kanila itong pinakawalan. Nang masiguradong naalis ang nakapulupot na plastic sa katawan ng kaawa-awang dolphins. Laking kagalakan ang nadama nito nang malaya na nila itong pakawalan na sumayaw muna ng bahagya bago sila lisanin. Number 3. Octopus sa buti ng plastic. Buwan ng Mayo taong 2019 nang matagpuan ng divers ang isang pugitan na natrap sa isang sisidlang butilyang plastic. Halos malagutan na ito ng hininga ng kanyang mailigtas at pakawalan. Patunay lamang ito na ang pagtapon ng basurang plastic sa ating karagatan ay gawaing maligalig. Number 2. Hermit crab. Ayon sa research ng Tasmania University, kanilang napag-alaman na humigit kalahating milyong hermit crabs o alimasag ang namamatay dulot ng pagkalason at pagkatrap sa mga itinatapong basurang plastik sa isla ng Cocos sa karagatan ng India at nasa 61,000 naman sa isla ng Henderson, Pasipiko. Malaki ang negatibong epekto nito sa ating kalikasan at ecosystem dahil ang mga nilalang na ito ay bahagi ng ating sirkulasyon tulad na lamang ng pag-fertile ng lupa. Humanda ka na! Parating na ang ating vida! Number 1. Ang malungkot na pagong. Taong 1940s na imbinto ang plastic at naging parte ng ating life cycle. Subalit may malaking impact ito sa pamumuhay ng ating marine nature na kalintulad ng isang pagong. Ayon sa tala ng UN Environment Program, halos 1,000 kada taon ang apektado at namamatay ng mga sea turtles dulot ng plastic. Tulad na lamang sa nangyari sa isang ito na naging kagimbal-gimbal na anyo ng bumara at pumalupot ang plastic na tali sa kanyang katawan. Dito sa atin sa Pilipinas ay unti-unti nang naiiwasan ito sanhi ng pagbabawal ng paggamit ng mga plastic. Nililinis na din ang mga estero kanal katulad ng nasasakupan ng Maynila. Alright mga igan, ikaw, may mga nasumpungan ka na bang ganitong pangyayari? Na isang hayop na naging kakaiba ng dahil sa plastic. Anong hayop naman kaya yan?
Comments down below lamang yan sa ating comment section upang malaman natin ang inyong saloobin at opinion. Kung gusto mo pa na mga ganitong video ay pakipuntahan ang iba pa na nasa ating in-screen at description. Pakiclick na rin ang round icon ng ating channel at mag-subscribe. Ito ang inyong Ayumans TV nagsasabing magsaliksik ng mabuti upang kalaman ay dumami. See you next time!